Magandang araw po mga kababayan. Welcome po sa Pinilakang Lakbay. Ayan, naway safe po ang lahat. Mamaya pupunta po tayo sa tindahan ng mga halaman. Pupunta rin po tayo sa park na may mga marami pagkain mamayang gabi. Pero samahan po muna ninyo ako mag-ayos po na aking bagahe. Ayan. Pwede rin kami. Order po kayo ng barbecue. Order po kayo ng lechon naan and ube. Ano po ba ang lugar to, Nay? Violeta Bilis. Napaganda po dito. Maraming tinda ng mga halaman. Nagpa kami dito ng kapatid kayo. Minakita po kami ditong nag-iihawon sa karap. Ay, naka. Ito po kami ng kapatid ko dito. Naghahanap po kami ng ano. Mabibiling paso sa kalabat. At least alam na po namin. Ayan po mga kabayan. Dito na po tayo sa bahay. Magbibigay po ako ng mga straightforward tips sa mga mag-abroad po. O babalik po sa Pilipinas. Sa mga mag-abroad po, gawa po kayo ng listing o listahan sa isang papel. Alam mo ba ito? Nandito po lahat. Kailangan documents, passport, plane ticket, o, di ba, yung mga personal belongings, nandyan na ba lahat? So, pag alis nyo, check nyo na lang po kung sa luggage nyo na po lahat o sa carry po ninyo. Dapat po, ayusin po na. Lahat po ng dokumento po ninyo, lagay po ninyo sa carry po ninyo. Kasi pag kasampo kayo sa aeroplano, nandun po. At sa inyong luggage, halimbawa ito, maglagay po kayo dito ng contact number sa address. Dito po. Huwag na po kayo dito maglagay ng... Mas maganda nga kung naka-print out o yung papel. Nasa loob, meron din pong kopya para kung nasira yung labas, di ba? At least pag binuksan, meron pa rin po kayong kopya na pangalan po ninyo, contact number, sa home address. Ganun po yung mga dapat gawin. At unang-una po, kung mag-abroad po kayo, huwag kayo ng Pilipinas, huwag po kayo maglalagay ng any meat products. Yung mga karne, cat food dry po yan, o nasa noodles, para mo, chicken flavor, beef flavor, pork flavor, bawal po talaga ang mga karne. Lalo po yung mga dried, mga meatloaf, corned beef, mga sausages, naku po. Baka maiyak po kasi kayo eh. Halimbawa, magpapapackage po kayo sa Pilipinas. Nakabalik pa yung box. Marami na pong nangyari po ngayon. Mapadadaan nyo po dito sa... Siyempre, dadaan mo sa custom. Tatanggalin lang po, itatapon. Okay, nasa luggage na po. Pag na-random check po yun, nakuha. Tapos hindi naka-declare sa declaration po ng custom o ng immigration. Tatanggalin po. Maganda yung check nyo. If there's food, check na lang po yun kung may pagkain. Para pag-chinik. At huwag po kayo magdadala ng mga halaman, ayan, pa-uwi o palabas po ng Pilipinas. Iba, siyempre, ay ako yung nakakalusot. Yan nga po nakakalusot. Paano pag hindi nyo na-declare, napakalaki po ng penalty. Depende na lang po sa immigration officer kung pagbibigyan kayo o hindi. Diba? Pag ganun, mapa-fine po kayo. Diba? So, ang gagawin ko po, sinusulat ko na po yung mga dadalhin ko po sa Finland na mga gustong kainin. Ito po, yung daing na isda. Pwede po yan. Kailangan ibalot nyo po mabuti. Ibalot po na yung muna niya sa papel. Kasi nagmumoist po yan pag nasa loob po ng luggage. Wala lang. Gusto ko lang. Umanod. Magmumoist po yan. Balotin mo muna muna po sa papel. Diba? Yung mga daing po. Bago nyo ibalot sa plastic. Tapos nandiyan po ni Scotch tape para mas safe na safe o packaging tape para hindi mabuhay. Siyempre may mga ibang damit. Eh, depende naman po sa inyo kung paano po yung pagbabalot po nyo. Ganun po. Saka yung mga jewelries. Ayan. Nako po. Ayan mga jewelries. Ilagay nyo na lang po sa carry po ninyo. Kasi pag mga nasa check, i-check na po kayo sa conveyor bago pumasok mag-entry. Patatanggal po sa inyo lahat. Eh, paano kung mukha kayong may HEPA, di ba? Madami nyo mga bling. Yan, tatanggal nyo yung sinturo, lahat yung mga bakal. Huwag po kasi kayo magsusot ng mga bakal-bakal, mga accessory may bakal-bakal. Tutunog na tutunog po yung sensor. Di ba? Kayo po, pagbabalik doon, siyempre, gusto po yung mga chichirya. Wala po itong green peas.
yung compitis o cornic sa amin po kasi sa Bulacan tago namin compitis, cornic, mga candy, pwede po yan, kape. Huwag po kayong dadala ng chicharong baboy, naku po, pag na-part pa rin po yan ng meat products. O, di ba? Yan. Mas maganda talaga yung pag-uwi nyo o pagbalik nyo ng Pilipinas, pag alis nyo ng Pilipinas o pagbalik nyo ng Pilipinas, yung kayong meaty, kayong dati, kayong yummy. Yan, hada ko na po yung luggage. Dire-diretso lang po. Siyempre, mga damit, pwede nyo na lang pong laban pag, ano, pag dalhin natin po sa mga pupuntahan nyo. Importante, sa hand carry po ninyo, magdala po kayo ng mga extra mga damit. O, di ba? Siyempre, ang suot nyo, eh, pag-aalis ng Pilipinas, parang inyong pamasko ninyo, di ba? Pinakabago, pinakaporong-porong. Eh, bigla na talasi ka ng pagkain. Hindi, hindi sinasa ang pagkain. Tapos, aeroplano, bigla tumapin yung pagkain. Tapos, wala kayong pampalit. Tapos pa, sardinas, o. Lahat ng, tapos makikita kasi, kailangan maglagay po kayo ng pampalit sa hand carry. Yan. Pampalit po. As in pampalit. T-shirt, pambaba, o underwear. Pampalit. Tapos maglagay din po kayo extra plastic sa inyong hand carry kasi kapag nabasa po yung mga damit po ninyo o natapunan ng pagkain, babalo nyo po na kung may mga gadget sa hand carry po ninyo. Di ba? O di mga pasosyal nyo nagamit, nasira. Di ba? Pinaghirapan nyo ba nang pinaghirapan nyo lang nagamit kayo pabroon. Ano ba itatapon nyo yung ano, yung mamahaling dami na natapunan ng pagkain? Siyempre hindi, di ba? Ganun po, diskarte-diskarte. Mag-isip po tayo. Saka ang pag-ano po, ang pag lilista po, pag gagawa kayo ng mga listahan, kung idadalin sa abroad o uwi ng Pilipinas, isipin nyo muna yung sarili ninyo mula ulo hanggang paano ba yung kailangan ninyo. O kailangan nyo ng mga pang-tapal sa mukha. O pwede-pwede naman yung mga yan. Lagyan nyo rin sa big luggage o sa garis kung may mga liquid. O sa buhok, may mga shampoo, lagyan nyo sa big luggage. Ganun, isipin. Basta mga liquid. Huwag po kayo, mas mainam na po kayo maglagay sa hand carry po ninyo. Kasi may mga minimum requirements. Check nyo po kung gano'ng ilang ml lang ba yun sa hand carry. Kasi pag yung pabago nyo ganyang kalalaki, tapos pinaglanggal sa hand carry ninyo, eh yung big luggage nyo eh, napasok na sa umbeyo. Naku, iiwanan nyo. Iyak lang eh. Tapos ang presyo pala nyo, diba, $100 yung pabago nyo. Dito nyo po lagay sa hand luggage, mga gano'ng shampoo. Ano yun? Ganun po, isipin niyo po muna yung inyong wangis, yung sarili ninyo. Ano yung mga kailangan pag-uwi ninyo. Para pag-uwi niyo Pilipinas, oh, hindi na kayo pabili. Punta tayo yung supermarket, maliligaw mo siya sa pilyo ako, mag-toothbrush. At just pagdating niyo, kure-rest na kayo, pag-isip bukas, wala nang isipin. Kasi yung mga personal care ninyo, belong personal care sa sarili niyo, kompleto na. Isa kayo mga gadget po ninyo, mga gadgets ng mga mamahalin na maliit, lagyan niyo lang po sa caring po ninyo. At alam niyo po yung allotted kung ilang kilograms ang big luggage. Kaya doon po ako pumunta sa Finland, yung 23 kilograms. Okay lang sumabay na 23 point something, okay lang po yun, accepted po yun. Pero pag nag-24 na ako, minsan may ipit po. Pabayaran po yung extra 1 kilo niyo, mahal din po yun. Sa mga gadgets po, yan, lagyan nyo sa hand carry. At check nyo rin po yung size ng hand carry. Baka na mamaya, ang liit rin dalhin nyo, pero parang medyo malaki. Mga ganun. Yung hinihila rin, maliit lang, maliit po dito. Alas ka natin, pwede pala yung ganun. Check nyo rin po yung dimension. Paano po, magbabalat-balat po ako. Dinadaan ko lang po sa ganito, pero yung lungkot po, gusto ko libagin yung sarili ko. Kasi ayoko pong pakita ng malungkot ako, lalo lang po sa mga magulang ko. Si Papa napunta po dito kanina eh. Yun. Basta, ito ko nalang po, siyempre malungkot din po yun. Nanahanay ko po yun. Pag-iimot-imot na po yun, sigurado. Kasi alam niya, Webes na ako, babalik sa Finland. May na lang po kasi ngayon eh. Parang nangangatog na yung boses ko. Parang ako naman yung nalulungkot. Mamaya na natin mag-tayo. Let's move on. At pumunta na po tayo sa harap ng simbahan at harap po ng munisipyo dahil po nalalapit na po siyempre ang Pasko. May mga dekorasyon po na maganda na talaga namang pang Pinoy at may mga kainan po. Suportahan po natin ang mga naghahanap buhay ng marangal. At ito po sa amin sa Bulacan-Bulacan talaga namang pong pinaghahandaan bago po dumating o sumapit po ang Pasko. Talagang pinapaganda po ang parke,
meron pong malaking Christmas tree at nakakatuwa pong tingnan dahil ang mga bata pag nakikita po namin talaga sila po yung masaya. Sa mga ganitong pagkakataon syempre, bigyan po natin ng kasayahan ng mga bata. Napakasarap po ng mga pagkain po talaga dito at ay nako, mamimiss ko po talaga ang Pilipinas kapag ganito pong nakikita ko. Sayang hindi po ako dito abot na Pasko pero okay lang po yan. Basta payapa po ang bawat isa. Yan. Pag-uwi po ng Pilipinas, alis kayo sa Pilipinas, meron din pong ito, style na nilalagay po dito sa handle. Ito, sa handle. Sabi, handle ito. Kali nga pa isasabit, kakawit, tapos pwede nyo na pong timbangin. So, itong luggage ko po, 22 kilograms lang. So, wala pang 23, okay na okay po ito para sa akin. Kasi, mga pasalubong lang naman doon, hindi mabibigat. Dahil naman po dito sa Pilipinas, marami na pong nabibiling mga gamit. Kaya hindi na po masyado nagugin ng mga gamit. So, uwi ko lang po doon yung mga pampuluta. Hindi, mga snacks lang po yung mga katulad ng cornic, green peas, mostly mga snacks po. Yung pinatitim ko po sa mga Finnish friends ko. Okay na okay po. Siyempre ako din. Yung daing meron ako, marami na po uwi ng nakaraan. So yung laing, nag-uwi po yung dry laing. Mas maganda po yung bilhin nyo lang po sa tindahan yung dry laing, yung sealed talaga. Para wala po insekto. Kasi baka mga insekto yung dala po ninyo eh. Diba? Yung, pero depende naman po sa inyo. Dry na gabi. So, ilang araw na lang po at ilipad na ako. Ay, nako. Hindi ko po alam po kailan po akong makakabali ulit ng Pilipinas dahil marami po ang asikasin sa Finland at sa trabaho na rin po. Yun po. Mayroon pong magsalita. Kasi dati sinasabi ko, di ba, baka 3 months or 4 months. Pero tingnan po natin, sana makabalik po agad ako dito. Pero for sure, babalik po ako next year. Pero hindi ko lang po alam kung anong buwan. Baka o, mayroon pong magsalita. Basta, kaya po talaga. Sa tama. Eh po mga kabayan, ito na po kasabayan, pagod na pagod. Dahil galing po ako dyan sa bayan, ang dami po namin kinain, kapatid ko. Wala po pala maraming kinain. Kapatid ko sa kahipag ko eh, medyo hindi po kumain ng marami. Yan yun po. Yun po siguro yung huling labas ko na kasi kailangan ko pong magpahinga kasi nanay ko po tulad po ngayon na pag-aalis po kayo na po umaalis para safe daw po. Mapagpahinga po ko ng maayos kasi napaparoon niya rin po ito eh. At huwag na daw na alis ng alis. Ayan ang gusto po na. Kahit hindi niya sinasabi kasi nag-alala po eh pag papunta po, babalik na po sa Finland. Gusto niya po napapahinga na po, napapahinga po ng maayos. Paano po? Maraming salamat naman po sa inyong oras na inila sa Pinila Alabay. Basta mga nasa Pilipinas po, supportahin po natin yung mga negosyo na namumuhunan at lumabanabang po ng patas. Napakasarap ang supporta yung mga taong ganun. At maging mabuti lang po tayo sa kapwa dahil siyempre ngayon nalapit na po ang Pasko. Maging mawas, mapagbigay po tayo. Kahit hindi po darating ang Pasko, araw-araw maging mabuti po tayo sa kapwa at makisama. Dahil yan po yung magiging puhunan po natin. Lalo na po yung mga mag-abroad, nasa abroad, makisama po tayo. Ayan po ang puhunan po natin. Maging mabuti at huwag po sirain ang tiwala po ng kapwa natin. Paano po, maraming salamat po sa inyo oras ay inilaan sa Pinilaan ng Lakbay, ilang araw na lang at lilipad na po ako pabalik sa Finland. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless, ingat po lagi, magandang araw. Laban lang!